Paano ba tanggalin ang bad habits na isa sa pumipigil para maabot yung mga goals natin sa buhay? Sabi nga sa isang quote ay ganito, "A change in bad habits leads to a change in life." So it's a simple saying na nagsasabi na para magbago ang buhay mo, kailangan na baguhin o tanggalin ang mga bad habits. Habang pinapanood mo ang video na ito, mag-isip ka lang ng kahit isang bad habits na gusto mong mawala. Example, addiction sa games, pagsusugal, pagiging magastos, etc. So magbibigay tayo ng 6 na paraan para mawala ang bad habits mo. Make sure na panoorin mo ito hanggang dulo, kaya kung handa ka na, let's go! Bakit ka may bad habits? Bago tayo pumunta sa 6 na paraan, alamin muna natin ang common na dahilan kung bakit meron kang bad habits. Number 1, stress. Syempre kapag na-stress ka, gusto mong ma-feel good. So dito pumapasok ang mga bad habits. Kagaya na bigla kang mag-yosi, inom ng alak, gusto mo maglaro ng games at iba pa. Number 2, boredom. Dahil wala kang magawa, so pumapasok yung bad habits. Kaya naman lagi kang nagsusugal, nag-online shopping, at iba pa na para sa'yo ay pampalipas oras lang. Pero importante na gawin ay ma-identify mo kung ano ang bad habits na gusto mong tanggalin sa iyong buhay. Ma-realize mo na isa itong problema. Ma-realize mo na meron itong impact sa iyong sarili or even sa pamilya or sa mga taong malapit sa iyo. Kailangan mo rin na ma-realize na pwede ka pang magbago. Kaya para magbago ka, gawin mo itong mga sumusunod. Number 1, tanggalin ang trigger. Kaya ka nagkakaroon ng bad habits dahil meron itong natitrigger sa iyo. So kailangan mong alamin ang dahilan kung bakit mo nagagawa ang isang bad habit. Pwede rin dahilan dito yung stress at boredom. Isipin mo rin kung anong oras ito madalas na nangyayari. May factor ba ang isang lugar, ang ibang tao, kaya mo ito nagagawa. Pero for example, kaya ka nagkakaroon ng bad habit tungkol sa pagpupuyat. Kasi kapag humiga ka sa kama, nagsiselfon ka pa. Kaya para matanggal mo ito, tanggalin mo yung tukso na magsiselfon ka. Mas maganda na 1 hour bago ka matulog, huwag ka na mag-cellphone. Ilayo mo ito sa sarili mo. Baka pwedeng ipatong mo muna sa table or sa upuan. Or napatayin mo yung wifi para hindi ka na mag-Facebook or manood ng bagay-bagay kaya ka napupuyat. Ganun din kung bad habit mo yung pag-online shopping ng walang dahilan. So tanggalin mo yung trigger kaya mo ito nagagawa. Posible na mag-uninstall ka muna ng app or try mong gumawa ng ibang bagay na mas importante imbis na mag-online shopping ka dahil ikaw ay walang magawa or bored. Now, kapag unti-unti nang nawawala yung mga trigger mo, eventually, hindi na magiging routine or habit sa'yo na gawin ng paulit-ulit ang isang bagay. Number 2, 5 years rule. Para mahinto ang iyong bad habit, kailangan mo itatak sa isip mo yung rule na ito. Gawin mong long term yung overview mo sa isang bad habit. Example ang bad habit mo ay pagsusugal. Isipin mo na kapag nagsugal ako ng 5 years tuloy-tuloy at araw-araw, ano kaya mangyayari sa buhay ko? Mawawalan ba ako ng pera? Mawawalan ba ako ng ipon? Masasayang ba ang oras ko? Gaganda ba ang relasyon ko sa aking asawa at pamilya? Makasama ba ito o makabuti sa akin? Now, palitan mo yung sugal ng isang bagay na maganda na gagawin mo naman for 5 years ng tuloy-tuloy at araw-araw. Sample na lang na yung 10% ng income mo kada buwan ay ipunin mo. So syempre, mangyayari, magkakapera ka o magkakaroon ka ng savings sa loob ng 5 years ng tuloy-tuloy. Or na 5 years tuloy-tuloy at araw-araw na mag-aral at mag-execute ka ng negosyo. For sure na magiging successful ka sa isang mong venture. Or what if 5 years tuloy-tuloy at araw-araw mong gawin ng isang skill? For sure na gagaling ka dito and maging source of income mo pa in the future. So makikita mo na kapag inisip mo yung ginagawa mo ng 5 years tuloy-tuloy at araw-araw, marirealize mo yung mga bagay na dapat ginagawa mo na ngayon at yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa kailanman. Kasi alam mo na sa future, yung good habit makabuti sa'yo and yung bad habit makasama lang. Number 3, palitan yung bad habits. Sabi nga sa isang quote na, "You don't replace a bad habit, you replace it with a good one." Kaya nga mahirap na bigla na lang huminto sa isang bad habit. Pero meron ding mga tao na nagagawa ito na talagang magdesisyon na huminto totally. Pero maraming mga tao na mahirapan itong gawin ng isang iglap ay wala ka ng bad habit. Kaya okay lang na mag-start small, so kahit paunti-unti lang.
step by step, okay lang naman yun. Pero at least meron kang progress. Okay lang na medyo matagalan yung transition kasi may mga bad habit na dekada mo nang ginagawa. So mahirap talaga na bigla mo na lang itong ihinto. Now, going back sa palitan ng bad habits, kailangan mo magplano or mag-isip ng something na pwede mong ipalit dito na di hamak na mas okay gawin kumpara dun sa maling nakaugalian. Example, ang bad habit mo ay kapag na-stress ka, ay nag-yosi ka. So bakit hindi mo i-try na mag-bubblegum na lang, imbes na mag-yosi? Kailangan mo lang talaga na mag-come up ng different way kung paano mo i-deal yung stress na nararamdaman mo at palitan yung habit na pag-yosi ng ibang bagay. Siyempre may mga time din na sasablay ka. Pero wag mo lang din na sobrang i-down yung sarili mo na failure ka at iba pang negative self-talk. So okay lang yun, tawalan tayo. Imbis sobra kang malungkot, isipin mo rin yung mga success na nagawa mo sa paghinto ng iyong bad habits. Example, 10 days ka nang hindi nag-yosi. Convert mo lang lagi sa positive at mag-move on ka kagad. Yun naman kasi yung pinagkaiba ng mga tao na nakapagbago. Kasi sila, kahit na sumablay, kaya nilang makabalik kagad doon sa kanilang mission para magbago. Wala nang sobrang drama at balik kagad sa trabaho. Pero bago tayo magpatuloy, i-like mo na rin ang ating video. Kung bago dito ay mag-subscribe para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Thank you. Number 4, change environment. Kadalasan dahil sa ginagalawan mo, kaya tuloy pa rin ang iyong bad habits. Example, dahil sobrang lapit ng sugalan, kaya ka laging nakapagsugal. Or na lagi kang napapainom kasi mga kapitbahay mo, lagi kang niyayaya ng inuman. Alam kong mahirap, pero kung kaya at kung determinado ka talaga na magbago, kailangan mong i-try na palitan yung environment. Maring sa ibang lugar ka tumira para wala kang access sa sugalan o nawala ka ng mga kapitbahay na bad influence sa'yo. Pero kung feeling mo hindi ito makatulong at feeling mo na kahit mag-iba ka pa ng lugar, ay ganun pa rin, kailangan mo nang gawin yung babanggiting ko mamaya sa number 6. Pero sa ngayon, maring kailangan mo ng much better na mga kasama na tutulong sa'yo para makapagbago. Maring mga katulad mo rin na gusto magbago. So okay din na mag-usap kayo, magkaroon kayo ng mga diskusyon, palitan ng tips, or basically maging accountability partner mo siya na tutulong sa'yo for the better. Number 5, reward yourself. Mahirap talaga na biglang ihinto ang isang bad habit. Pero importante rin na i-acknowledge mo yung mga pagbabago na nangyari sa buhay mo o yung mga achievements sa iyong journey dito. Para mas lalo kang ma-motivate na tuluyang tigilan ang isang bad habit. Example, 10 days ka nang hindi nagpupuyat. So maring simpleng congratulations sa sarili, makatulong na yun para maging crisp pa yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mo talagang magbago. O kaya naman, bumili ka ng something as a reward sa sarili. Pero na hindi naman kinakailangan na sobrang mahal nito. Now, hindi naman porket na medyo nagiging matagumpay ka na sa pag-break ng bad habit, ay babalik ka na ulit dito. Now, for example, hindi ka na nagpupuyat for 10 days, pero as a reward, ay magpupuyat ka naman. E di ganun din, babalik ka rin sa dati. Kailangan mo ma-realize na okay lang na hindi gawin ang isang bad habit at kaya mo mabuhay na walang bagay na yan. Number 6, professional health. May mga times na mahirap na talagang kontrolin ang isang bad habit na para bang itong habit na ito ang kumokontrol na sa'yo. Example na, adik ka na sa droga, adik ka na sa sugal, adik ka na sa alak, sa paglalaro ng games, at iba pa. So dito na pumapasok yung expertise ng mga tao na makakatulong sa'yo. Kasi posible na lahat na ng advice ng magulang mo, ng asawa mo, anak mo, nasabi na sa'yo pero wala ka lang pake. Posible na sobrang tindi na ng ginagawa mo na maaaring nagbubulag-bulagan ka lang, nagbibingi-bingihan, na hindi mo napapansin na malaki na ang impact nito sa sarili mo, sa iyong kalusugan, sa iyong pera, sa iyong relasyon at sa pamilya. Walang masama na humingi ng tulong sa mga eksperto, magkaroon ng counseling, ng therapy, ng rehab at iba pa. Huwag mo nang hayaan na humantong ka pa sa mas rock bottom pa bago ka tuluyang umaksyon at magbago. Ang pagkawala ng isang bad habit ay nangangailangan ng matinding time, effort, sakripisyo at determinasyon na gawin ito sa kabila ng mga tukso at problema. Marami rin mga tao na ilang ulit na na-break ang bad habits tapos bumalik ulit sa dating gawi. Kumbaga, paulit-ulit na cycle ito ng success at failure. Pero eventually,
ay gagana din ito sa'yo basta huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi mo man mabreak ang bad habits mo kagad, hindi ibig sabihin ito na hindi ka magtatagumpay sa dulo. Pero bago tayo matapos sa ating video, ay follow na rin kami sa aming FBIG TikTok at subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 6 na paraan para mawala ang bad habits mo. Number 1, tanggalin ang trigger. Number 2, 5 years rule. Number 3, palitan yung bad habits. Number 4, change environment. Number 5, reward yourself. At number 6, professional help. Kita-kits tayo sa susunod na video at kung gusto mo pang manood ng ganitong uri ng content, ay click mo na ang next na mag-pop up sa iyong screen.